Toto tayo ti dikat. Toto tayo ti biko. Lagyan natin ng asin. 1 teaspoon na asin. Tapos, 1 kilo ang ating malagki. Ibuhos natin ang 250 grams na coconut milk. So, ayan ang magluluto sa ating malagkit mamaya. So, ibabad muna natin bago natin siya iluto. Ayan na. So, sa 1 kilong malagkit, nilagyan ko siya ng 500 grams na coconut milk. Ito na, almost done na ang ating biko. Hindi pula yung asukal ko. Light brown kasi. Hindi siya dark brown na magkukulay dito sa malagkit natin. So, almost done na. Salamat sa panonood! So, ito na po ang process, mga kapatid, kung para makita natin na medyo maluluto na ang ating biko. Ito na, sunod na siya sa ating sandok at wala nang madikit sa ating palayok. Ganito po yung mano-manong pagluluto ng mga Ilocano ng biko malagkit. So, ayan, hanggang sama-sama lahat. Ayan, tingnan mo yung paghalo ko. Ma-effort talaga to. Kailangan mo ng lakas pag ikaw ay nagluto ng biko. So, hindi po mapula ang ating biko kasi yung ating brown sugar ay hindi siya masyadong brown. Light brown lang siya. So, ganyan puti ang ating malagkit. Pero kahit papano, malinam-nam kasi sa 1 kilong malagkit, dilagyan ko siya ng 500 grams na coconut milk. So, ayan na po tayo. Almost done ang pagluluto ng biko Ilocano. Inkiwar ang tawag sa amin nito. So, ayan. Ayan po ang simpleng pagluluto ng inkiwar. Ayan, sama-sama na sila sa sandok hanggang may konting tutong doon sa ilalim. Sakit kaya ng braso magluto ng biko. So, ayan lang po. Salamat sa panonood. Bye-bye and God bless. Biko tayo dyan!